Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakay natin ang panunuring pampanitikan sa nobelang Teacher ni Liwayway A. Arceo. Panoorin natin at pakinggan natin ang awiting Teacher, Teacher ni Inang Laya, upang malaman natin ano nga ba ang papel na ginagampanan ng Teacher sa ating lipunan. Sisayin natin mamaya. Panoorin at pakinggan natin ang awitin. Okay, na pakinggan natin kung ano nga ba yung papel na ginagampanan ng mga guro o teacher sa lipunan. May mga negatibo at mayroong positibo na napakinggan natin sa awitin ni Inang Laya. Ano nga ba yung mga positibo? Ang guro ay may tuturing na genius. Kasi nga kahit sila ay nagawa ng lesson plan, gumagawa rin sila ng kanilang thesis para sa kanilang masteral o doctoral, yung sa dissertation sa mga doctoral. Ano pa? Ang mga guro, nalilibot niyan yung kamay nila and U-belt. Ba't sila naglilibot? Ayan, tama yon. Kasi nagmo-moonlighting sila o sila ay nagpa-part-time. May part-time sila sa mga university o colleges kasi nga maliit ang sahod. Ano naman yung mga negatibo? Ang mga guro para makatawid sila ng kakulangan or kahirapan, maibsan yung mga kakulangan sa sweldo, nagbebenta sila ng kung ano-ano. Mga produkto, bawa ng mga tusino, ng mga hotdog, ng mga baked goods para magkaroon sila ng karagdagang kita. At ang masaklap pa nito, pag mayroong mga bisita, ay pinagsasayaw sila sa naiya o pinagsasayaw sila sa isang lugar para lahat ng mga bisita ay mabigyan ng kalibangan or maaliw. Di ba? Sila ay mabigyan ng
anong parangal sa mga bisita natin na galing sa ibang bansa. Ang dami pang binanggit tungkol sa teacher eh. Kaya lang yung iba ay medyo negatibo kasi dapat hindi gawain ng guro na magbenta ng anumang mga produkto sa paaralan kasi hindi naman sila negosyante. Lalo na ang mga suki o customer ay mga mag-aaral. Ayan, imbis na sila ay magturo, parang ginagawa nilang bahagi ng ang pagbebenta ng mga produkto para lamang maibsan ang kakulangan ng kanilang sahod, magdagdagan ng konti ang kanilang sahod. Sinasabing ang teacher ay masabing alila din ng bayan o alila ng lipunan kasi kapag sa eleksyon, kapag dumating na yung halalan, mapalokal man o mapabansa, ang mga guro ay maaring mahatulan ng pandaraya sa eleksyon. Maaring sila'y mapagbintangan na sila ay nandaya sa bilangan sa eleksyon. Kaya masasabi natin na may mga pagkakataon na may positibo at negatibo sa pagiging guro batay sa persepsyon o pananaw ng isang tao o kung ano man yung naisip natin kanyang katangian, kung ano man yung dapat na tinataglay ng isang guro. Matalino, may puso, dapat ang guro ay sumasabay sa takbo ng panahon, sila'y nag-aaral ng masteral o doktoral para mapataas ang kanilang sariling profesyon o ma-promote sila. Yan, dapat ang guro ay may dedikasyon. Kasi nga, sabi nga, ang pagiging guro ay pagiging dakila. The noblest profession among professions. Ayan, napakinggan na natin ang mensahe ng awiting teacher ni Inang Laya. Maraming salamat sa may-ari ng video ito, sa awiting ito. Ayan, dahil ito ay nakapagbigay ng panibagong kaalaman kung ano nga ba ang pagiging guro. Ngayon naman ay panoorin natin ang digitized ng teacher ni Liwayway Arceo. Subalit dito ay bahagi na lamang ito ng nobela. Mamaya alamin natin kung ano nga ba ang nakapaloob dito at bakit nga ba ayaw na ayaw ni Aling Rosa na maging teacher ang kanyang anak. Ayan. Bakit ayaw na ayaw ni Aling Rosa na maging teacher ang kanyang anak na si Amelita. Okay, panoorin natin ang video, itala natin yung mga mahalagang impormasyon. Ito man ay mapatauhan, tagpuan at mga pangyayari. Okay, tunghaya natin ang video. Teacher ni Liwayway B. Arceo. Bilang isang guro ang napiling propesyon ni Amelita. Ikinasama ito ng loob ni Aling Rosa. Talagang pinakagaga ka sa lahat ng anak ko. Maari namang kumuha ka ng kahit na anong mabuting karera. Pero nagpilit kang maging isang teacher. Teacher lang. Ngayon, ano? Alila ka ng buong nayon. Mahal kong aking propesyon, inay. Sana maunawaan ninyo. Mahal, pero kakarampot ang sinasahod mo. Masaya ako, inay, sa aking propesyon. Sana balang araw ay maunawaan ninyo. Nakapagtapos ang apat na anak sa kolehiyo na may titulo, kaya tutol si Aling Rosa sa kanyang pagiging teacher. Dala na rin ang kaisipang hindi titulong maituturing ang pagiging teacher. Ganun pa man, nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo. Amelita, nais kong iparealis sa iyo si Osmundo, isa siyang hasyendero. Subalit nabigo muli si Aling Rosa, sapagkat iba ang iniibig ng kanyang dalaga, at ito'y walang iba kung hindi si Mauro, isa ring guro sa pampublikong paaralan. Nang malaman na ipapakasal siya
sa binatang si Osmundo, agad na nakipag-isang dibdib si Amelita kay Mauro. Mahal din kita, Mauro. Magpakasal na tayo, Amelita. Hindi ako makapaniwalang nagpakasal si Amelita sa gurong si Mauro. Magbabakasyon muna ako sa aking mga anak sa Maynila. Wow! Talagang matagumpay ang aking mga anak. Nakakatuwa, matagumpay ang lahat ng anak ko. Kaya lang, sobrang busy naman nila. Bago umalis sa Nayon, gumawa ng maitim na plano laban kay Mauro si Osmundo. Patayin mo si Mauro! Masusunod po! Subalit hindi siya sinunod ng kanyang inutusan, sapagkat ang anak nito ay minsan ning pinagmalasakitan ni Mauro. Nasa 7th buwan pa lamang ng pagdadalang tao si Amelita nang ipinanganak ang kanilang anak na si Rosalinda. Kamusta ang apo ko? Kulang sa buwan si Rosalinda. Kailangan niyang manatili sa ospital. 7 buwan pa lamang siya. Kaya nga ba tutol ako kay Mauro? Niwala kayong perang pantustos dito sa ospital para sa aking apo. Wawa naman ang anak ko, inay. Lumipas ang ilang taon, lumaki si Rosalinda na isang mabait at matalinong bata. Isang araw, nagbalik si Osmundo sa probinsya. Nararamdaman ko, mukhang merong planong masama si Osmundo laban sa aking pamilya. Nagkaroon ng pagkakataong makilala ni Osmundo si Rosalinda at magaan ang loob niya dito. Napakalaki ng lupain mo, Osmundo. Mauro, nag-aalala ko para kay Rosalinda. Wala pa siya, hindi pa siya nakaka-uwi. Baka kung anong ginawa ni Osmundo sa kanya. Nay, nandito na po ako. Napakabait ni Osmundo. Pinasal niya ako sa kanyang buong hasyenda. Ay, mabuti naman kung ganun. Tuluyan niyang tumira sa ibang bansa si Osmundo at kinalimutan si Amelita. Maluba ang sakit ni Alimosa. Inay, kamusta ang pakiramdam mo? Maraming salamat, Amelita, sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi man lang ako nadalo ng mga kapatid mo. Puro pera ang padala nila sa akin dito. Masyado silang busy sa kanilang trabaho. Huwag kang mag-alala, Inay. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Patawarin mo ako, anak. Wala yun, inay. Ang importante, gumaling ka. At doon niya natauhan si Aling Rosa sa kanyang mga pagkakamali. At sila ay naging isang masayang pamilya. Ayan, maraming salamat sa may-ari ng video ng nobelang teacher ni Liwayway Arceon. Ayan. Dahil sa video ito ay nagkaroon ng malinaw na imahe ang pagiging teacher ni Amelita sa pananaw ni Aling Rosa. Ngayon naman isagutin natin ang mga gabay na tanong para malaman natin kung ano nga ba'y nakapaloob sa nobelang ito. Ito'y pahapyaw lamang. Una, sino si Amelita? Ano ang kanyang profesyon? Si Amelita ay isang guro sa isang pampublikong paaralan. Siya ay nagtuturo. Diba sabi nga niya, masaya siya sa kanyang pagiging guro. Masaya siya sa pagtuturo kahit kakarampot ang sahod. Kasi gano'n naman talaga sa pagtuturo eh. Ang guro para kay Aling Rosa
ay isang alila ng nayon. Kasi maliit lang ang sinasahod, ibinibigay pa o binabahagian pa ni Amelita yung kanyang sahod para mabigyan ng baon, ng pagkain, ng anumang mga school supplies yung kanyang mga mag-aaral. Ikalawa, sino si Aling Rosa? Si Aling Rosa dito yung nanay ni Amelita. Siya yung ayaw na maging guro si Amelita kasi itinuturing ang pagiging guro ayon daw pa Aling Rosa ay pagiging alila ng nayon. Ikatlo, sino si Mauro? Si Mauro yung guro ni Amelita nung siya ay high school. May lihim siyang pagtingin sa kanyang gurong si Mauro. Si Mauro dito yung guro na naging kasintahan, naging boyfriend ni Amelita. Diba? Sila ay magkasabay na nag-aral ng masteral sa isang universidad o kolehiyo. Doon sila nagkita. Yun, syempre nanumbalik yung kanilang pagmamahalan, lalong-lalo na nung maging guro si Amelita, naging co-teacher niya sa isang paaralan si Mauro. Ikaapat, sino si Osmundo? Si Osmundo dito yung tinutukoy na mayamang hasyendero, isang mayaman na may-ari ng napakalawak na lupain sa probinsya nila Amelita. Isa siyang napakayaman na mga ngalakal. Ikalima, ano ang iyong pagtingin sa profesyon ng pagiging teacher o guro? Ipaliwanag. Ang pagiging guro ay pagiging dakila. Ang pagiging guro ay tagasilbi. Siya ay tinuturing na naninilbi sa lipunan or nagsisilbi sa lipunan. Kung walang guro, walang ibang profesyon. Kasi walang magiging doktor, abogado, inhinyero, nurse, walang magiging engineer kung wala ang guro. Kasi sino nga ba ang magtuturo sa kanila kundi ang mga guro na nasa ganun ding field of interest o nasa ganun ding larangan, mahusay sa larangan, eksperto sa larangan. Okay, tapos na natin yung mga gabay na tanong. Ngayon naman italakay na natin ang buod o pangyayari ng nobelang teacher ni Liwayway Arceo. Ito yung pinaka-introduction. Ang nobelang teacher ni Liwayway Arceo ay sumisentro sa buhay ng mag-asawang Amelita at Mauro na kapwa pinili ang profesyon ng pagtuturo. Nakapokus ang naratibo sa mariing di pagsang-ayon ni Aling Rosa, ang ina ni Amelita, sa pagsasamahan ng dalawa. Sapagkat ang kanyang apat na anak ay nakapagtapos sa kolehiyo ng mga titulo. Pag sinabi kasing may mga titulo, maaaring ang pinagtapos ng kanyang mga ate at kuya ay doktor, abogado, inhinyero, profesor. Yun yung may tuturing na may titulo para kay Aling Rosa. Ayan. Dahil nga tutol sa Aling Rosa sa pagkuha ng kursong edukasyon ng kanyang bunso, dala na rin ng kaisipang hindi titulong may tuturing ang pagiging teacher, bukod pa sa kakarampot na sweldong nakukuha ng anak. Para kay Aling Rosa, hindi raw titulo ang pagiging guro ni Amelita, pagiging teacher ni Amelita, dahil ang basehan niya yung napakaliit na sahod nito. Dahil maliit ang sahod nito sa pampublikong paaralan, itinuturing niyang hindi titulo ang pagiging edukador o pagiging guro o pagiging teacher. Gayunpaman, nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo, isang binata na mula sa pamilya ng mga asindero na sumusuyo kay Amelita. Subalit, nabigo muli si Aling Rosa sapagkat iba ang iniibig ng kanyang dalaga. At ito'y walang iba kundi si Mauro, isa ring guro sa pampublikong paaralan. Naisana ni Aling Rosa na mapangasawa ni Amelita si Osmundo, yung mayamang hasyendero. Pinagkasundo siya rito pero tinanggihan ito ni Amelita. Kaya nga nung panahon na ito, nung siya ay meron ng kasintahan sa paaralan, nag-isa ring guro sa pampublikong paaralan na si Mauro,
Naisipan na ni Amelita at ni Mauro na magtanan para ito'y hindi mahadlangan ng kanyang inang si Aling Rosa, yung pagmamahala ni Amelita at si Mauro. Nang malaman na ipapakasal siya ni Aling Rosa sa binatang si Esmundo, agad na nakipag-isang dibdib si Amelita kay Mauro. Dahil sa pagkabigo at dahil na rin sa puot sa bungsong anak, umalis si Aling Rosa sa probinsya at nagbakasyon sa mga anak na nasa Maynila. Bagamat doon ay hindi siya inaasikaso ng mga anak, labis pa rin ang kanyang kaligayahan dahil sa asensong tinatamasa ng mga ito. At kinakatwiran na lamang sa sarili na talagang abala ang mga taong mauunlad ang buhay. Dahil nga kinasal si Amelita kay Mauro at ayaw na ayaw ni Amelita kay Osmundo, kaya siya nakipagtanan at nakipag-isang dibdib kay Mauro, dahil sa pagkabigo ni Aling Rosa, siya ay lumuwas ng Maynila, subalit sa pagpunta niya sa Maynila ay hindi siya nakikita man lang, hindi siya magawang kwentuhan, hindi siya magawang ipasyal ng kanyang mga anak na tinuturing na may titulo o profesional. Ang katwiran na lamang ni Aling Rosa ay ganun talaga kabisi ang mga taong maunlad ang buhay. Kaya noong mga oras na ito, hindi man lang nakita ni Aling Rosa ang mga profesional o dititulo niyang mga anak. At dahil nga dito, maaaring pagkatapos siyang magbakasyon sa Maynila ay bumalik na rin siya sa probinsya. Samantala, sa probinsya, nagdesisyon rin ang binatang si Osmundo na umalis na sanayon at magtungo sa Estados Unidos o Amerika. Ngunit bago mangyari ito ay gumawa siya ng maitim na plano laban sa mga bagong kasal. Inutusan niya ang isa sa mga katiwala na patayin si Mauro. Subalit wala sa kaalaman ni Osmundo na hindi ito ginawa ng kanyang inutusan sapagkat ang anak nito ay minsan na ring pinagmalasakitan ng gurong si Mauro. Samantala sa probinsya naman ay nakapagdesisyon na si Osmundo na mangibang bansa o magtungo sa Amerika. Pero bago siya umalis ng Pilipinas o ng nayon na iyon o probinsya iyon, nag-utos siya sa kanyang katiwala na patayin si Mauro. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay hindi ito ginawa ng kanyang katiwala kasi yung anak ng katiwala niya ay minsan ang pinagmalasakitan ni Mauro bilang isang mag-aaral nito. Ayan. Ibig sabihin, naging mabuting guro si Mauro sa kanyang mga mag-aaral kaya nung inutusan ni Osmundo ang katiwala niya na patayin si Mauro, hindi ito ginawa dahil sa utang na loob sa mabuting pakikitungo ni Mauro sa anak nito. Nasa 7th buwan pa lamang ng pagdadalang tao si Amelita nang ipinanganak ang kanilang anak na si Rosalinda. Dahil kulang sa buwan ang bata ay kailangan nitong manatili sa ospital. Nalaman ito ni Aling Rosa at agad na binisita ang anak sa kabila ng hinanakit. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi pa rin tumitigil ang ina ni Amelita sa pasaring ukol sa mahirap na pamumuhay ng mag-asawa, ipinamumukha pa rin niya ang matinding pagtutol sa manugang na si Mauro. Nung pinanganak si Amelita sa kanyang anak na babae na si Rosalinda, ito ay 7th buwan pa lamang, kulang ng 2 buwan. Kaya matagal na nasa ospital si Rosalinda para ilagay sa incubator. Ayan, dahil nga napakalaki ng gastusin, maaring naghanap lang si Mauro ng mautangan para merong maipang bayad sa ospital para sa kanyang anak na si Rosalinda na kulang sa buwan sa panganganak. Nabalitaan ito ni Aling Rosa, kaya madali niya o mabilisan niyang binisita ang kanyang anak na si Rosalinda. Sa kabila pa rin ng hinanakit o tampo,
Pero kahit ganito yung sitwasyon, hindi pa rin tumitigil si Aling Rosa sa mga pasaring, sa mga parinig kay Mauro. Kasi ayaw pa rin niya kay Mauro, tutol pa rin siya kahit na si Amelita ang naging asawa nito at meron na silang anak na si Rosalinda. Ipinapakita pa rin sa kilos at pananalita ni Aling Rosa na tutol pa rin siya kay Mauro bilang manugang nito sa kanyang anak na si Amelita. Lumipas ang ilang taon, lumaki si Rosalinda na isang mabait at matalinong bata. Isang araw ay nagbalik sa Osmundo sa probinsya at nagkaroon ng malaking pagdiriwang para sa kanyang pagdating. Doon, muling nagkatagpo sina Mauro at Osmundo, subalit kinalimutan na ng dalawa ang nakaraan. Taliwas naman dito ang nadaramang pangamba ni Amelita sa pagbabalik ng masugid na maniligaw na si Osmundo. Nararamdaman itong may plano itong masama laban sa kanyang pamilya. Lumipas na yung maraming taon, lumaki na si Rosalinda na isang mabait at matalinong bata. Nagbalik na si Osmundo sa probinsya. Galing siya sa Amerika. At sa mga pagkakataong iyon, ay may mga pagdiriwang na parating. Nagkatagpo, muling nagkatagpo si Mauro, sina Mauro at Osmundo. Pero sa tingin naman ni Mauro, ay kinalimutan na ni Osmundo yung kanyang hinanakit, yung kanyang galit kay Mauro. Pero iba yung nararamdaman ni Amelita. Nangangamba siya na may binabalak na naman na masamang plano si Osmundo sa kanilang pamilya. O maaaring may balak na naman ito kay Mauro o kaya sa kanyang anak na si Rosalinda. Hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ni Osmundo kay Amelita kahit na may asawa at anak pa ito. Nagkaroon ng pagkakataong makilala niya si Rosalinda at naging magaang ang loob nito sa bata. Isang araw ay naisip yung ipasyal ni Osmundo si Rosalinda sa kanyang mga hasyenda. Wala itong kaalaman o wala ito sa kaalaman ni na Mauro at Amelita at labis na nag-aalala ang mag-asawa. Nung pagkakataong ito, sa pagkakataong ito ay masabi natin na hindi pa rin namamatay yung pag-ibig ni Osmundo kay Amelita. Kahit na ito ay may sarili ng pamilya, may asawa at anak. Tapos nagkaroon din ng pagkakataon si Osmundo na makilala si Rosalinda. Nung makilala niya ito, nagkwentuhan sila, naging magaang ang loob ni Osmundo kay Rosalinda. Kaya lang sa isang pangyayari, hindi ipinagpaalam ni Osmundo na ipapasyal niya si Rosalinda sa kanyang napakalawak na hasyenda, maaring nag-alala si na Mauro at Amelita kasi hindi pa umuwi si Amelita, hindi pa umuwi si Rosalinda. Di ba? Magagabi na, wala pa rin si Rosalinda. Kaya sila nag-aalalan, baka mamaya may ginawa ng iba o may ginawa ng masama, may plano o may ginawang masama na si Osmundo kay Rosalinda. Yun yung nararamdaman ng mag-asawa, yung pangamba, yung pag-aalala. Buong akala nila si Rosalinda ang paghihigantihan ni Osmundo, ngunit di naglaon ay nagbalik rin ang bata. Ipinagmamalaki pa ang mga kabaitang ginawa ni Osmundo. Di nagtagal, napagpuro na rin ni Osmundo na tuluyan ng tumira sa ibang bansa at kalimutan ang minamahal na si Amelita. Pero ng mga oras na iyon, kahit na iniisip ni Mauro at ni Amelita na paghihigantihan ni Osmundo si Rosalinda, kaya ito ay hindi pa dumarating kahit gabi na, pero masasabi natin na napakabait ni Osmundo kay Rosalinda. Dahil nung bumalik si Rosalinda ay nagkuwento yung bata na si Rosalinda kung paano naging napakabait na kaibigan o ng tinuturing niyang tito si Osmundo.
Ayun, dahil nga sa mga pangyayaring ito, nawala na yung pag-aalala ni na Mauro at Amelita Quiroz-Adinda dahil sa pagdating ng bata, sa pagdating nito. Di nagtagal ay napag-isipan na ni Osmundo na bumalik sa Amerika at doon na manirahan ng permanente o ng tuluyan. At dahil nga gusto na ni Osmundo na manirahan ng permanente sa Amerika, yan, balak talaga na niya na kalimutan na yung pagtingin o pagmamahal niya kay Amelita. Tinanggap niya na yung pagkatalo niya sa pag-ibig niya kay Amelita. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Aling Rosa, kinanap niya ang kanyang mga anak, ngunit wala ni isa o nang isa mang dumating maliban kay Amelita na matyagang nag-aasikaso sa kanya. Pawang gamot at padalang pera lamang ang pinaabot ng apat na anak at doon natauhan ang matanda sa kanyang pagkakamali. Lumipas ang maraming taon, isang araw ay nagkaroon ng malubhang sakit sa Aling Rosa. Hinanap niya yung kanyang apat na titulo o profesional na anak. Subalit dahil sa kabisihan ng mga ito ay hindi man lang ito dumating sa ospital upang dalawin ang kanyang inang o ang kanilang ina na may sakit. At dito na napagpuro ni Aling Rosa na napakabait talaga ng kanyang anak na si Amelita. Dahil si Amelita lamang ang matyagang nag-alaga at nag-asikaso sa kanya sa kanya sa ospital na nagtagal siya ng maraming araw sa ospital. Si Amelita lamang ang dumalaw at nagtyagang mag-alaga sa kanya. At dahil dito, talagang nahimasmasan ang matanda, natauhan siya. Diba, natauhan siya sa kanyang nadarama kay Amelita na isang pagkakamali na ituring niya itong alipin ng nayon, na ituring niya itong alipin ng lipunan. Doon na nagkamali yung pag-iisip o doon na natauhan yung maling pag-iisip ni Aling Rosa kay Amelita. At syempre, pinagmamalaki niya ito kasi ito lamang ang nagtyaga na mag-asikaso sa kanya sa ospital. Hindi tulad ng kanyang mga anak na apat na profesional na dititulo na pawang gamot lamang at pera ang pinapadala sa kanya. Hindi man lang siya madalaw ng mga ito. Para uli sa mga pagtatayang mga katanungan, sagutin natin itong mga tanong para malaman natin kung talagang naunawaan nyo nga ang nobelang teacher ni Liwayway A. Arceo. Una, sino si Amelita? Ano ang kanyang profesyon? Ang profesyon ni Amelita ay isang guro. Si Amelita ay anak ni na Aling Rosa at Mang Ambo. Si Amelita ang napangasawa ni Mauro at siya ang ina ni Rosalinda. Ikalawa, bakit ayaw ni Aling Rosa sa profesyon o karera ni Amelita ipaliwanag? Ang dahilan kung bakit ayaw ni Aling Rosa sa profesyon o sa pagiging teacher ni Amelita ay dahil ito ay kakrampot ang sahod at itinuturing niyang dititulo ang pagiging guro o ang pagiging teacher kasi ang kanyang pananaw, ang pagiging teacher ay alipin ng nayon. Bukod sa kakrampot na sahod, pagod pa ang kanyang anak sa kanyang trabaho, sa pagtuturo. Diba? Ibinabahagi kasi ni Amelita yung kanyang sahod para mabigyan ng pagkain, ng merienda, ng recess ang kanyang mga estudyante. At binabagian niya rin ito ng mga school supplies, lapis at mga papel. Ikatlo, sino si Osmundo? Bakit nais ni Aling Rosa na ipakasal sa kanya sa Amelita? Si Osmundo dito yung mayamang asyendero, isa siyang binatang nagmamahal, sobrang pagmamahal niya
kay Amelita. Bakit nais na Aling Rosa na ipakasal si Amelita kay Osmundo? Kasi nga, napakayaman, napakalawak ng lupain ni Osmundo doon sa probinsya. Isa siyang mayamang hasyendero. Ikaapat, sino si Mauro? Bakit siya napusuan Amelita? Si Mauro, yung dating guro ni Amelita, na crush niya. Diba? Nung siya ay nag-aaral pa ng high school, si Mauro dito yung guro sa pampublikong paaralan na naging co-teacher ni Amelita. Si Mauro dito yung naging kaklase rin ni Amelita sa masteral sa isang universidad o sa isang kolehiyo. Bakit siya napusuan ni Amelita? Kasi nga sa pagiging mabait, sa pagiging responsableng guro ni Mauro. Isa siyang mabait, masipag, at responsableng guro na tulad niya. Ikalima, natanggap na ba ni Aling Rosa si Mauro bilang asawa nito? O bilang asawa ni Amelita? Maaring natanggap na ni Aling Rosa si Mauro bilang asawa ni Amelita nung nahimasmasan ito, natauhan ito, na tanging si Amelita lamang ang matiyagang nag-aruga, nag-alaga sa kanya sa ospital. Doon niya na-realize na isip na mali yung kanyang ginawang pagtrato sa kanyang anak na si Amelita at mali rin yung pagtrato nito o pananaw nito na ang pagiging teacher ay alipin ng nayon. Unti-unti nang natanggap ni Aling Rosa si Mauro bilang kanyang manugang o bilang kanyang anak kasi asawa ni Amelita si Mauro na dapat ituring na ni Aling Rosa na anak na rin si Mauro dahil ito'y asawa ng kanyang anak na si Amelita. Ika-anim, sino si Rosalinda? Bakit magaan ang loob ni Osmundo sa kanya? Si Rosalinda yung anak ni na Mauro at Amelita. Ngayon, bakit magaan ang loob ni Osmundo sa kanya? Siyempre, di ba kapag mahal na mahal natin ang isang babae o isang lalaki, kahit na mag-asawa pa ito, yung magiging anak nito ay napakagaang ang loob natin kasi natitira pa rin na nangingibabaw pa rin yung pag-ibig o pagmamahalan natin o pagmamahal natin sa ating dating boyfriend, dating girlfriend, di ba? Sa dati nating niligawan. Dahil magaang ang loob natin kasi nga mahal natin yung kanilang nanay o kanilang tatay dahil naging ex natin o nanligaw tayo sa kanila. Hindi talaga madaling kalimutan, hindi talaga madaling makalimutan ang pag-ibig o pagmamahal. Di ba? Hindi siya madaling makalimutan yung pag-ibig, yung tunay na pag-ibig, yung dalisay na pag-ibig, yung wagas na pag-ibig. Kung talagang tunay na pag-ibig yan, kahit na anong mangyari, mag-asawa pa man yung ating naging ex, yung naging kasintahan natin, hindi pa rin natin pwedeng kalimutan yung pag-ibig na nararamdaman natin sa kanila. Para sa inyong individual na gawain, ay magsasagawa tayo muli ng panunuring pampanitikan. Suriin ang mga sumusunod na bahagi na nobelang teacher ni Libayway A. Arceo. Una sa pamagat. Bakit nga ba ang pamagat ng nobelang ito ay teacher? Ayan, isipin natin ha, paano ipapaliwanag yung kasagutan. Ikalawa, mga tauhan. Ililista natin, itatala natin yung mga tauhan. Ano yung papel na ginagampanan nila? Tauhang bilog ba? Nagbago ba yung pag-uugali mula simula hanggang wakas? Tauhang lapad ba? Di ba nagbago yung ugali? Kung mabait siya nung simula hanggang sa wakas, mabait pa rin. O tauhang protagonista, bida, antagonista, kontrabida. Yan, syempre ipapaliwanag natin, ipapakilala muna natin yung mga tauhan sa papel na ginagampanan nila sa nobela at ipapakilala natin o ilalahad natin kung tauhang lapad, tauhang bilog, ito ba'y protagonista o antagonista. Ikatlo, mga tagpuan. Itala natin, ilista natin yung mga tagpuan,
yung mga pangyayari o pinangyarihan ng kilos ng mga tagpo dito sa nobela. Pagkatapos natin maitala o mailista yung mga lugar o tagpuan na pinangyarihan ng mahalagang pangyayari, siyempre, ilalahad natin o isasalaysay natin ano yung nangyari doon sa mga lugar na iyon, sa mga tagpuang iyon. Ika-apat, banghay o pangyayari. Maaring dito ay ibubuod na natin ang nobela. Siyempre, sisimula natin sa panimula, sunod ay saglit na kasiglahan, sunod ay tumitinding galaw, sunod ay kasukdulan, sunod ay kakalasan, at panghuli ay wakas. Ulitin ko ah, sa buod o mga banghay o pangyayari, una ay ang panimula, sunod ay saglit na kasiglahan, sunod ay ayan, sunod panimula, saglit na kasiglahan, tumitingding galaw, kasukdulan, kakalasan at wakas. Ikalima ay ang tunggalian or complique. Ano yung pinaka-complique or tunggalian dito sa nobela? Ito ba ay tao laban sa kanyang sarili? Ang kalaban niya ay ang kanyang sariling konsensya. Tao laban sa kanyang kapwa-tao, protagonista-bida laban sa antagonista-kontrabida. Ito ba ay tao laban sa lipunan, yung lipunang ginagalawan? Tao laban sa kalikasan o tao laban sa Panginoon? Ika-anim, punto de vista. Meron tayong dalawang punto de vista o pananaw or panauhan. Unang panauhan, first person point of view, kapag ang may akda o author ang nagkukwento ng kanyang tunay na buhay o kung tunay na buhay niya nga ito. Ikalawa naman ay ikatlong panauhan. Kapag ikatlong panauhan, third person point of view, maaring kinukwento ng may akda o author ang buhay ng ibang tao. Isinasalisay niya yung buhay ng ibang tao. Kaya sa punto de vista, ulitin ko, unang panauhan o ikatlong panauhan. Ikapito ay dulog na ginamit. Maaring sa pagsulat nito ay ito ay nakapaloob sa tsorya, iba't ibang tsorya o dulog. Maaring tsoryang realismo, romantisismo, feminismo, tsoryang sociological na pananaw, archetypal, maaring naturalismo, imahismo, feminismo, at marami pang iba. Siyempre kapag itinala nyo kung ano yung dulog na ginamit, ipapaliwanag nyo bakit ito naging realismo, romantisismo, socialical na pananaw, archetypal, imahismo, formalismo, romantisismo. Ayan. Paano ito naging ganong tsorya? Siyempre, ipapaliwanag nyo kung, halimbawa, sa realismo, realismo na bibilang yung nobela kasi ipinapakita dito yung mga makatotohan ng pangyayari sa buhay ng isang tao. Kung ito naman ay romantisismo sa pag-ibig o pagmamahalan, o kaya ang romantisismo ay taliwas sa katotohanan, kabaliktaran ng realismo. Feminismo, kapag ito ang nangingibabaw na tauhan ay kwento ng tauhang babae, kapag feminismo. Kapag ito naman ay imahismo, batay sa imahe ng isang tao, lalaki, babae, ama o ina. Kung ito ay formalismo, particular sa istruktura, sa forma. Kalimitan dito sa formalismo ay mula sa mga tula na akda. Pag ito'y sociological na pananaw, mga suliraning palipunan, yung nangingibabon na suliraning palipunan, kung naturalismo ay batay sa kalikasan, batay sa kapaligirang ginagalawan. Diba? Ayan, ang dami pang mga uri ng dulog na pwede nating maipaliwanag kapag natukoy na natin yung dulog na ginamit sa nobela. Ito yung ating sanggunian sa YouTube, sa Digitize. Ayan, wala sa youtube.com. Ulitin ko, maraming salamat sa may-ari ng video, yung isang awitin ni Inang Laya at yung video tungkol sa teacher ni Liwayway RSAO. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.
Hanggang sa muli ka, Wika, paalam. Thank you.